dalawang araw ng ating ginagawang paghahanda sa ating nalalapit na kabisahan ng ating mahal na Diyan, yung kanyang birthday day ni Mama Mary. Sa kailan ang birthday ni Mama Mary? September 8. Very good. At ngayon ay ikalawang araw ng ating pag-unodina. Alam nyo, si Mama Mary, sabi kanina sa introduction, siya ang modelo ng kahalaan, ng pagtatanod at pagbabantay. Kaya natatandaan ko po nung ako ay bigyan ng pagkakataon na mag-aral ng Hebreo sa Hebrew University ay isa doon sa mga kurso na aming ginawa ay yung Hebrew, pagamat elective, no, Hebrew culture and ways of life. Parang tinuruan kaming kumanta ng mga Hebrew songs. Tanda ko pa, professor ko si Amitay. At marami siyang itinuro sa amin tungkol sa kultura ng mga kapatid natin Hudyo. At isa sa hindi ko malimutan at hanggang ngayon ay sinusubukang i-apply is yung sinasabi niyang hedge, no? Kumbaga, ito yung circle, ito yung iyong target. Sabi niya, dapat laging may allowance. Laging may allowance. Halimbawa, meron tayong gaganapin pagpupulong. No? Ang oras ay alas 8 ng umaga. Isang Hudyo, no? Meron siyang allowance. Siguro 7:30 pa lang, nandoon na siya sa lugar ng pag-meetingan. Ang mga Pilipino, iba. Alas 8 ang meeting, alas 8 aalis sa bahay. No? Walang contingency. Parang hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa taan eh. No? Eh, malapit ang barangay election, kaya kabi-kabila ang binubutas na daan. Eh di alas 9 na, wala ka pa sa meeting. Di ba? Walang contingency. No, walang allowance. O pumapasok yung anak mo. Alam mo, ang siguro sa mo na, 75 pesos yung pagkain, ang tangalian. Tapos, siguro sabihin mo na, 12-12, malapit lang, pamasahe, 24. No? Tapos, sabihin mo na nga, 70, no? Yung pagkain, tapos binigyan mo siya ng additional na 24. So, binigyan mo lang ng 94. Eh, kung nakasagi yan ng kamatis sa daan, di ba? Walang contingency, walang allowance sa ating buhay pananampalataya. Magdidibusyon. Magdibusyon. Magnunubina. Pero madalas, walang contingency. Walang allowance. Sapat na magawa ko yung aking obligasyon sa loob ng siyang na araw. Tapos, period. Ano pa dapat gawin? Eh, dapat yung pag-devotion ko eh, mas akayin ako para mas maging mabuting tao. Kung ako ay kuring, dapat pagkatapos ng pagnanubina, mas generous na ako. O kaya, kung bago ako nagnubina, ako ang number one marites dito sa mission station. Dapat pagkatapos ng nubina, hindi na ako ang number one marites. Number two na lang ako. Yun yung mga pwede natin tawagin contingency, allowance, no? Pagdating sa usapin ng ating buhay pananampalataya. Bakit mahalaga? Kasi you never know what you will encounter along the course. Hindi mo alam. Kaya kung wala kang kaala-allowance, no?
kasi maningkamot ka. Wala ka talaga, no? Parang basang sisiw ka na lang. Mahalaga ang allowance, time, at sa kung ano-anong bagay, contingency ang tawag dyan. So, pag ikaw ay meron yan, more or less, medyo nagiging handa ka na harapin ang kahit anong darating sa'yo along the way. Okay? Pangalawa, tayo mga Pilipino, no? Medyo pagdating din sa responsibilidad, eh, madalas palpak. Bakit kaya tayo madalas palpak pagdating sa mga responsibilidad? Kasi bago pa natin tanggapin yung instruction, inutusan ka, o gawin mo ito, no? Eh, hindi mo pa napapakinggan ng maayos, nandoon ka na, parang tatanda ko, kwento nung isa akong kakilala. No, sabi niya, bili tayo, punta tayo, bibili ng gubong. Yung sinabihan niya, driver, nung hinahanap niya, nandoon na sa hardware. Pag nandiyan ka na, may pera ka pa dyan, wala po. Hindi pa naririnig ang instruction. Action agad. Gaano kahalaga ang pag-inip. Gaano kahalaga na naiintindihan natin ang ating gagawin. Pag hindi mo naiintindihan, sino ang mas magtanong, di ba? Never, never presume. Kasi baka mali. No, okay lang magkamali. Okay lang magtanong kung hindi alam. Okay lang unawain ang dapat gawin. Kasi pag hindi, more or less, papalpak yan. Lalo pa tayo mga Pilipino, ang bilis nating ma-excite. Diba? Nakarinig tayo ng ganito, naglulundagan tayo, nakikilundag tayo, hindi natin alam kung anong nilulundagan natin. Diba? O hindi mo alam, hindi mo talaga alam, pero gaya-gaya, tumaya. Tanungin mo, ba't ka nandito? Hindi ko alam. Nahatak lang ako, hapon. Hapon. Parang eleksyon, nakatong hapon. No? Mahalaga, naiintindihan natin, napapakinggan na maayos. Bakit? Para saan? Para sa tamang pagdidesisyon. Kasi pag hindi mo naiintindihan at ikaw ay bara-bara, sige-sige, ang desisyon na gagawin mo, malamang palpak. Malamang wala sa mundo. So, kapatid, mahalaga ang contingency, mahalaga na alam natin ang ating gagawin, at mahalaga na yung ating gagawin, naiintindihan, at gagawin natin ang tamang desisyon para sa bagay na iyan. At dito ang ating modelo ay walang iba, kundi si Mama Mary. Si Mama Mary. Ating pinag-aantaan ang kanyang nalalapit na birthday. At tayong lahat nagdedebusyon sa ating mahal na Birhen. Sa September 8, kakanta tayo ng Happy Birthday kay Mama Mary. Pero tatanungin mo talaga ang mga mananampalataya, ang mga maninimba. Naiintindihan ba natin ito? O dahil nakagawian? O dahil tradisyon? O dahil obligasyon ko na ito, Father? Kasi every year, pag sa summit ang September, magdi-devotion kami kay Mama Mary. Obligasyon. Mga kapatid, ang ginagawa nating pagdi-devotion ay hindi obligasyon. Ito ay isang relasyon, isang ugnayan. Kung hanggang ngayon, umaabot ka na sa edad na yan, pero
Hindi pa lumalim ang iyong relasyon kay Mama Mary. Hindi pa lumalim ang iyong relasyon sa Diyos. At taon-taon, year in, year out, pareho lang ang ginagawa mo. Mag-aalay ka ng bulaklak. Iinsensohan natin ang image ni Mama Mary. Pero you are the same old person you are. Wala. Bali wala. Sayang. Kasi hindi natin nakita na ang ating ginagawa ay hindi lamang obligasyon. Ang ating ginagawa ay pagpapalalim ng ating relasyon. Una kay Mama Mary, bakit? Siya ang mag-aakay sa ating Panginoong Jesus. Kung lalalim ang relasyon natin ng ating ugnayan kay Mama Mary, lalalim din ang ating ugnayan at relasyon sa ating Panginoong Jesus. Ad Jesum per Maria. To Jesus through Mary. Siya ang mag-aakay sa atin, malapit sa ating Panginoon. Eh kung ang relasyon natin kay Mama Mary ay ganyan na lamang, taon-taon, hindi lumalalim ang ating pagkaunawa at pagkaintindi, lalo tigit sa lahat, hindi tayo masyadong naaapay para mas maging mabubuting tao. Sayang. Baliwa. Makakakanta tayo ng happy birthday kay Mama Mary. Pero ang tanong, pag kinanta mo yan, lumalim ba ang iyong ugnayan sa kanya? At ikaw ba ay mas naging mabuting alagad ng ating Panginoong Jesus? Gaano ba kahanda? Eh, ngayon eh, kung tanungin ko kayo, di ba? Lahat tayo gusto mapunta sa langit eh. Di ba? Alam na natin ito, pataasin ko kayo ng kamay. Taas ang kamay, sinong gusto mapunta ng langit? Taas! Tayo nyo? Oh, lahat ang gusto mapunta sa langit, taas ang kamay. Lahat tayo, minsan dalawa pa, minsan sasama pa ang paa. Kasi gusto mapunta sa langit. Eh, kung sabihin ngayon ng Panginoon, ngayon na, sinong gusto mapunta? Walang may gusto eh. Kasi, nandoon ang tapon. Pag nandyan ang tapon, ibig sabihin, mababaw ang iyong relasyon. Dapat nga, nai-excite ka eh. Diba? Dapat nga, excited ka eh. Pero hindi ka na-excite, natatakot ka. Bakit? Kasi mababaw pa ang iyong relasyon. Tama, mali. Ayan, tama. May tama tayong lahat. Gusto natin lahat mapunta sa langit, pero huwag muna ngayon. Hindi pa ako handa magbago, Father. Masarap kayong mag-inom. Father, masarap kayong pumila dun sa saklaan. Hindi pa ako handang magbago. Hindi ko pa handang ibigay, i-give up, tanggalin ang aking mga bisyo. Pwede ba bukas na lang? Lord, pwede bukas na lang? O sa makalawa, o sa isang linggo, o sa isang taon. Kasi pag bukas, tanungin mo ulit, bukas ulit. We can never be ready. And we will always be fearful and afraid. Kasi mababaw ang ugnayan, mababaw ang relasyon. Anong tugon natin? Alam niyo itong ebanghelyo ang ating napakinggan. Mula sa ebanghelyo ayon kay San Mateo, eh nasulat ito mga around 85, no? 80 to 85. Common era. Yung first reading natin, 1 Thessalonians, yun yung unang nasulat, no? Sinulat ni San Pablo, mga around 50 or 51, common era. Sa pagitan niyan, no, halos dalawa, tatlong dekada. Doon sa 1 Thessalonians, ang akala ni San Pablo at nung kanyang mga contemporaneo, nung kanyang mga contemporaries, babalik agad ng Panginoon next week, next month. And therefore, maghintay na lang tayo.
Kasi ang akala nila, babalik siya agad. Kaya, ay, wag na akong magkasala. Kasi pag nagkasala ako, biglang bumalik ang Panginoon, baka hindi ako makasama, sasama sa Kanya. Ganun ang kanilang mentalidad. Eh, dumaan ng isang dekada, dalawang dekada, tatlong dekada, hindi pa bumabalik ang Panginoon na. Ano gagawin? Mag-inom na uli. Magsakla na uli. Diba? Magbisyo na uli. Hindi ganun ang ginawa ng mga naunang alagad. Hindi ganun. Nung na-realize nila na hindi pa babalik agad ang Panginoon, anong ginawa nila? Ikinalat nila ang mabuting balita. Take note, mabuting balita, hindi masamang balita. Pag ikaw ba nag-iinom, pag ikaw ba nagsasakla, pag ikaw ba nagbibisyo na walang patumangga, mabuting balita ba ang iyong ikinakalat? Hindi. Masamang balita. Kanino mo gusto maging alagad? Sa Panginoon kay Tanin. Sagot, Panginoon, therefore, iiwasan, tatalikdan ang mga bisyo. Amen? Para na sa ganun, yung takot natin mapabawasan. At kapag wala ka na masyadong takot sa buhay mo, palatanda kong tiyak na dumadaanin ang iyong relasyon at ugnayan sa Diyos. Ngayon sa misang ito, mga kapatid, hilingin natin kay Mama Mary. Gabay natin. Gabay. Modelo. Ina nating lahat. Hilingin natin sa Kanya na patuloy niya tayong patnubayan palapit sa Kanyang anak. Tanggalin ang mga kung ano-anong takot at pangamba na meron pa tayo upang patuloy na lumalim ang ating ugnayan sa Kanya. Amen? At paglalawigin pa ang ating pagdidibusyon. Pagdidibusyon na hindi ampaw, ha? Hindi ampaw. Sisimba. Pero alis dito. Balik sa dati. Hindi pagdidibusyon ko. Hindi man ako maging perpekto paglabas ko sa kapilyang ito. Hindi man ako maging perpekto, pero meron na bago sa akin. At yun, mga kapatid, ang mas mahalaga. Amen? Kaya mga kapatid, ating ginagawang paghahanda ngayon para sa birthday ni Mama Mary, so, isipin na natin, ano ba yung gift na ibibigay natin para sa gift pagdating ng kanyang birthday? Hindi natin kailangan gumastos. Diba? Yung regalong gusto niya, hindi mo pagkakagastos. Yung regalong gusto ni Mama Mary, kahit paano, makadaya tayo sa kanya, may pusong malinis, may pusong dalisay, patuloy na nagkakaisa bilang isang sambayanan ng Diyos. Kaya, away-away, yung mga division na yan, yung mga marimaritas na yan, tapon natin lahat yan, bilang isang sambayanan ng Diyos, magkaisa tayo, tiyalay natin ang lahat ng ating lakas, enerhiya bilang isang sambayanan upang ang ating komunidad so, dito sa ating mission station ay patuloy na basbasan at pagpalain ng ating Panginoon. Amen? Wala nang bisyo, ha? Amen? Patumi na sagot niyo. Anyway, unti-unti na, unti-unti. Hindi man biglaan, pero sana patnubayan tayong lahat ng Diyos para mas maging mabubuting mga alagad niya.